Ayan, unbox na natin to mga ka-rides. Maxis. Hey, what's up mga ka-rides? Good morning! Ayan, isang short video lang. Papakita ako kasi review nitong ating nabili. Gulong sa Shopee. So, nabili natin ay Maxis Space 2.1. So, ayan. Kusan niya? Ayan, oops lang. So, mukhang legit naman. So, hindi siya folding. Wired siya. Hindi siya pwedeng tutuin. So, yeah, meron kasing folding, meron non-folding, yung tatawag na wire. So, plano kong palit ng gulong. Yung dati kong gulong is 2.20. So, medyo icon siya, Maxis icon din, medyo malapit na kong TV. So, sinubukan natin yung Maxis Space. Review natin, subukan natin yung trolling niya sa mga patag and sa mga akong. So, ito yung pinili ko na ipalit kasi hindi naman tayo mahilig mag-trail. Tsaka more on patag and ahon lang naman yung pinupuntahan natin. So, tingin ko swak to dun, itong gulong na to. Itong Maxis Space. Kasi yung lapad niya is 2.1 lang. Naghahanap ako ng 2.0, mukhang walang Maxis na ganun. Sa Continental yata may ganun 2.0. Pero sa Maxis wala ganun. Ito yung medyo tayo ng budget natin sa ngayon. Yung Maxis lang din. Maganda rin naman to, quality, kasi yung dati kong gulong is Maxis, umabot na ng halos 2 years mahigit yun, hindi ko napapalitan, medyo pod-pod na kaya kailangan ko ng palitan. So ito yung papalit natin to. Napasin ko lang, medyo yun, marami siyang maliliit yung nabi niya, nabi ba tawag dun. So kumpara dun sa isa ko na malalaki siya, then kukunti lang. Subukan natin, mukhang hindi yung ganitong klase ng gulong is pass rolling. So hindi ako masyado expert sa mga ganito, disclaimer lang sa mga gulong. Kaya, tingnan natin, review ko, siguro malalaman natin ito after na ma-ride natin ng isa o hanggang 5 beses natin ma-ride sa mga long ride or ahon. Subukan natin mga rides. So yun, nabili natin sa halagang 889. Hindi lalagay ito yung description sa mga gustong bumili rin. Noong 11.11 sa Shopee. So, ikaw ko lang yung price ngayon after 11.11 kasi more on marami dong sale. Alam naman natin pag 11.11 or yung 12.12 yung mga ganas susunod. Eh, may mga promo sila like free shipping or mayroon ilang percent na discounted. So lalagay ko yung discount. Mukhang legit naman kasi ang taas nung sold niya, taas nung review niya. So subukan natin mga kasi may mga nabili rin akong ibang gamit doon sa Shopee like yung chin cutter natin sa halagang 52. May nakita na akong isang short for cycling for MTB 35 pesos lang. Medyo cheap lang siya. Pero pwede na. So yun mga rides, subukan natin. Yung inap dito sa pwesto ko. Inap siya ito. Subukan natin at kakapit ko ito. Papakita ko sa inyo rin yung performance niya. Pabalitaan ko kayo. Kapit natin mamaya. Masyadong mainit dito. Yun. A few moments later.
mga ka-rides! Hey, what's up? Kumusta kayo? Ayan, ito tayo sa serya ng pag-testing ng ating gulong review. Ang ating tire review, Maxxis 29 2.1. Ayan, so review natin rolling niya. Tamahan niyo ako mga ka-rides, testing natin. Dito tayo sa kahaba ng Marcos Highway. Yun mga ka-rides, dito tayo sa Riverbank Marikina. Subukan natin, mayroon ditong light rail. Subukan natin yung gulong natin doon sa trail, yung malalaking bato doon, para makakompleto yung review natin. Tara mga ka-rides, samahan nyo ako. Subukan natin i-ride doon sa may trail. Yun. So sa banda rito mga ka-rides, may trail dito. Light trail lang siya, pero pwede na sa mga beginner na katulad ko. Sa mga newbie na katulad ko sa mga trail. And dito natin to testing yung ating gulong na nabili na 2.1 pace. Kung kumusta yung performance niya sa mga ganitong rough road, trail, mga babatong. Although di naman talaga siya pang trail, pero pwede rin siya sa mga ganitong mga rough road. Compare natin dun sa 2.20 ko. Sa mga hindi nakakaalam, may trail dito sa Marikina. Ginawa nila to dito eh. Yan. Ang bato. Akatin natin tong ahon dito. Subukan natin yung ahon. Taas din to eh. Pakitin natin. Oh, maganda yung rolling niya sa ahon. So, natesting na rin natin yung ahon. Rough road pa. Oh, maganda yung rolling niya. Ayos. Nice. Okay. So mas te-testing pa natin siguro bukas. Aka tayo ng antipolo or mahabang parang. Subukan natin. Aka tayo sa taas. Mas ginagawa doon sa kabila. Yun. Sabi kong light rail lang. Yeah. Makapit niya sa lupa eh. Oh. O dahil bago pa. Pero dahil bubog dito. Delikado. Dito, semento na dito eh. Semento na sa banda rito. Sa baba kasi ginagawa, nandun dati dun maganda dumaan dun. Pasukin natin yung trail dito. May trail dito sa taas. Wala na, tambakan na. Yung tambakan na rito. Uwi na tayo. Tinambakan na. Antay sa baba.
Maiksi lang doon, pero ayos na rin, pwede nang testingan yung mga rough road na gusto nyong subuhan yung mga gulong nyo. Sa baba, mayroon din sa baba. May mga nagpapalipad ng bike dyan eh. Man-made na jump. May nagja-jump dyan. Okay, hindi naman tayo mahilig sa trail. Kaya lang, sinubukan din natin yung performance ng gulong natin doon. Para makomplete yung review natin. Kung mas maganda ba yung 2.1 pace doon sa mountain bike. So, hindi ko alam kung bababa pa tayo. Hindi ko bababa tayo doon. Hindi pa tayo sa kabila. Then, okay na tayo. Doon may nagpapalipad ng bike sa taas na yun. Man-made yun na ginawa yun, nagja-jump. Yan. Marami nagpapalipad ng bike yan. Pwede yung dayuhin dito. Wala na pala, putol na yung daan dito. Kaya pala ginagawa. Hindi tayo makakadaan. So dito mga ka-rides, kung trip nyo magpalipad ng bike, yung mga nagja-jump, ginawa nila yan para ano, sa mga nagtitrail, nagja-jump sa taas na yan. Patuloy na yung daan, no? Yun mga ka-rides, good morning. So, ayan, napakita ko naman sa inyo yung review. Bale, ginawa natin, niride natin sa Patag. Yung performance niya, okay yung rolling niya. Kumpara dun sa dati ko, medyo mabilis yung rolling niya. Yung kinarga kong hangin, 50 PSI sinubukan natin, up to 65 naman siya. So maganda kasi yung kargado ng hangin eh. Maganda yung rolling niya. So yan. Tapos sinubukan natin yung sa trail dito sa Marikina. Light trail lang siya para masubok natin sa mga rough road. Okay, makapit naman siguro dahil bago pa. Yung nabi niya yan, no? Yung nabi niya maliliit, dikit-dikit. So yun, makapit naman siya. So subukan natin sa Ahon naman. Siguro next ride, siguro bukas. Pero sa next upload ng vlog na yun, yung review dun. Parang hindi masyado mahaba yung video natin. So yun mga ka-rides, ito lang yung ano natin, review sa ating Maxxis Pace 2.1. Yan. May difference siya ng konti lang. Kunting-kunti lang sa 2.20. Kunti lang yung ano niya, pagkakaiba. So sa rolling, yun oh, medyo bumili siya ng ano, konti sa takbo niya. Kumpara doon, bumili siya ng konti kumpara doon sa 2.2 o 2.20. Doon sa mga trail naman, yung light trail, yung rough road, halos parehas lang naman. Okay lang yung performance niya, same lang halos doon sa 2.2. So doon sa akyat kanina, may inakyat tayo na trail na medyo konti lang, maiksi lang. Maganda kung makapit siya eh, dahil siguro bago pa. Kaya maganda yung gulong niya. Tsaka mabilis nating naahon yung maliit na ahon doon. So yun mga ka-rides, ito lang yung review natin sa Maxxis Pace 2.1. So bali, lalagay ko na lang yung description din siguro ng Shopee na nakunan ko. Legit naman siya. So legit naman siya. So sa mga gustong sumubok din ng Maxxis Pace 2.1, pwede nyo subukan yung legit link natin nasa description. Subukan nyo mga ka-rides. Yun, hanggang dito lang mga ka-rides para hindi masyadong mahaba yung video natin. Then abangan natin yung mga ahon sa highway. Subukan natin ang performance niya. Like try ko sa Antipolo muna siguro. Tsaka kagandahan siguro kung mag 2.2 kayo, kung di naman kayo mahilig sa trail, mag 2.1 na lang kayo or 2.0, kung more on Patag lang naman yung tinatakbo natin. And mga ahon, kunting ahon, hindi naman tayo nagtitrail, hindi naman tayo madalas pumapunta sa mga trail. So mas tingin ko mas okay yung 2.0 or 2.1. So yan mga ka-rides, hanggang dito na lang mga ka-rides. Ingat kayo lagi. Salamat mga ka-rides, ride safe, ingat kayo, peace out.